Tumayo ang balahibo ng mag-asawa noong makita ang suot na bracelet ng batang aampunin nila. Katulad kasi ito ng bracelet ng nawawala nilang tunay na anak. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang pagbabalik sa yakap ng pamilya. Walang magawa si Teresa kundi ang umiyak matapos niyang manganak sa kanilang nag-iisang anak na lalaki. Si Carlo. Sa halip na maging masaya sa pagdating ng kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng lungkot at pangungulila dahil sa mga pagsubok na kanilang dinaranas. Nagsisimula pa lang ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang ina. Ngunit ang sakit at pag-aalala ay tila hindi natatapos. Sa halip na magdiwang sa pagkakaroon ng bagong buhay, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay puno ng mga problema. Kasabay ng kanyang bagong responsibilidad bilang ina, nalulong sa sugal ang kanyang asawa, si Cardo. Ang pagkahumaling ni Cardo sa pagsusugal ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanilang pamilya. Ang perang matagal nilang pinag-ipunan ay nauwi lamang sa talo. At wala nang nagawa pa si Teresa para maibalik pa ito. Ang bawat pera na sana'y magagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan at sa pag-aalaga ng kanilang anak ay nauubos sa mga hindi inaasahang pangyayari dulot ng sugal. Sa isang tahimik na gabi, naglalabas si Teresa habang tulog na ang kanilang anak. Tahimik ang bahay. Pero sa loob ni Teresa ay kumukulo ang galit. Si Cardo ay kararating lamang mula sa sabungan. Pawisan at halatang walang naiuwing pera. Cardo, bungad ni Teresa. Hindi na mapigilan ang kanyang nararamdaman. Talo, sa bagay. Wala namang bago kapag uuwi ka. Bakit ba ang init ng ulo mo? Sagot ni Cardo habang umupo sa upuan. Wala akong magawa. Minsan talo, minsan panalo, ganun talaga. Panalo? Kailan ka ba huling nanalo? Lahat ng pera natin natatalo mo na. Paano na tayo? Paano ng anak natin? Wala na tayong pambili ng gatas? Bakit hindi mo ako maintindihan? Ginagawa ko nga to para sa atin, para magkapera tayo. Sigaw ni Cardo. Baka para lang sa'yo. Dahil ni Katiting, wala akong nararamdamang pag-aalala para sa amin ni Baby. Kung iniisip mo talaga kami, hindi mo isusugal ang lahat ng pinag-iipunan natin. Cardo, inuubos mong lahat ng pera sa sugal. Hindi mo pa nakikita kung gaano kahirap ang sitwasyon natin ngayon? Hindi mo ba nakikita ang anak natin? Anak natin? Kaya nga ako nagsusugal eh, para mabigyan siya ng mas magandang buhay. Sigaw ni Cardo. Pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Mas magandang buhay, Cardo? Masisira ang buhay natin sa ginagawa mo. Wala na tayong pangkain. Yung perang inipo natin para sa emergency, para sa anak natin, naubos mo na sa sugal. Muling umiyak si Teresa. Parang nawawalan na ng pag-asa. Hindi na kita kilala. Ang asawa ko noon responsable. Ngayon isa ka ng suga pa sa sugal. Natigilan si Cardo sa sinabi ni Teresa. Tahimik siyang nag-isip. Pero hindi niya matanggap ang mga sinasabi ni Teresa sa kanya. Basta kailangan mong intindihin na ginagawa ko to para sa atin. Hindi na to tungkol sa atin, Cardo. Ang totoo, ginagawa mo to para sa sarili mo. Lulung ka na sa sugal at wala ka ng pakialam sa amin. Tumayo si Teresa. Nagpunas ng luha. At sa gabing iyon, nagpatuloy ang katahimikan.
Ngunit naiwan sa pagitan nila ang matinding alitan. Isang sugat na baka hindi na kailanman maghilom. Araw-araw palaging nagtatalo ang mag-asawa. Si Cardo ay abala sa pagsusugal habang si Teresa ay iniisip ang kinabukasan ng kanilang anak. Ang kanilang pag-aaway ay nagdudulot ng higit pang stress at tensyon sa kanilang tahanan. Si Teresa, sa kabila ng kanyang pagod at hirap, ay hindi mapigilang mag-alala para sa kanilang anak na si Angelo. Ang mga pangarap niyang makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang anak ay parang nauurong dahil sa mga desisyon ni Cardo. Ngayong gabi, nauwi na naman sa mainit na usapan ang kanilang pag-uusap. Cardo, araw-araw na lang bang ganito? Wala na tayong ginawa kundi magtalo. Hindi mo ba naiisip si Angelo? Paano siya lalaki ng maayos kung ganito ang buhay natin? Lagi mo na lang sinisisi sa akin ng lahat, Teresa. Ginagawa ko naman ang makakaya ko. Hindi mo ba naiintindihan na kailangan ko rin mag-relax? Hindi naman masama ang magpahinga minsan. Magpahinga sa pagsusugal. Wow! Nakakahiya naman sa'yo, Cardo. Ang pera natin inuubos mo sa walang kwentang bisyo. Samantalang ako halos hindi na natutulog kakaisip kung saan tayo kukuha ng pangkain bukas. Hindi ba mas importante ang kinabukasan ni Angelo kaysa sa parang sarili mong kalibangan? Ha? Tapos magre-relax ka? Ano bang gusto mong gawin ko? Eh wala naman akong trabaho ngayon. Paano ko bubuhayin ang pamilya natin? Kung kahit saan ako mag-apply, walang tumatanggap. Hindi mo nga sinusubukan, Cardo. Lagi mo nalang ginagamit ang pagsusugal bilang dahilan. Tingin mo ba, maayos ang lahat niyan? Lahat ng pangarap ko para kay Angelo, unti-unting nawawala dahil sa mga ginagawa mo. Lumala ang kanilang kahirapan. At ang bawat araw ay parang isang labanan para makatawid sa kanilang sitwasyon. Sa halip na magkasama sa pagtulong sa isa't isa, ang kanilang relasyon ay unti-unting nauupos dahil sa kanilang mga problema. Si Cardo, sa halip na kumilos, mas lalong napalayo kay Teresa dahil sa pagkahumaling sa sugal. E di kung ayaw mo, umalis ka. Gawin mo ang gusto mo. Hindi ko na alam kung ano pa bang dapat kong gawin para sa'yo. Iisip mo ba ang sinasabi mo, Cardo? Paano si Angelo? Paano ang pamilya natin? Di ko kayang itaguyod ang lahat ng to ng mag-isa. Pero kung patuloy kang magiging ganito, baka mas mabuting ako na lang ang mag-isa. Ang patuloy na pagkalubog ni Cardo sa pagsusugal ay naging dahilan ng kanilang kakulangan sa pera at nagiging hadlang sa mga pangarap ni Tessa para sa kanilang pamilya. Ang sitwasyon ay lumalala at nagiging mas malupit sa bawat araw. At unti-unti nilang nararamdaman ang paglayo sa isa't isa. Kahit na mahirap para kay Teresa, naisipan nilang ipaampon ang kanilang anak para masiguro ang magandang kinabukasan nito. Ang desisyong ito ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit sa puso. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang matiyak na magkakaroon ng mas mabuting pagkakataon si Angelo na hindi nila kayang ibigay. Ang kanilang pangarap na makita ang kanilang anak na lumago sa isang ligtas at maayos na kapaligiran ay tila unti-unting nagiging realidad sa kabila ng kanilang kalagayan. Cardo, paganto ka? Puro sugal na lang iniisip mo. Wala ka bang pakialam kay Angelo? Sa anak natin? Naiinis na tanong ni Teresa. Teresa, huwag mo akong sasihin. Alam mo naman ang sitwasyon natin. Mahirap ang buhay. Kung gusto mong ipaampon si Angelo, okay lang sa akin. Baka nga mas mabuti pa yun para sa kanya. Saad ni Cardo. Hindi ka man lang nag-aalangan? Hindi ba masakit sa'yo na ipaampon ang anak natin? Eh samantalang ako, hindi ko pa alam kung anong magiging desisyon ko tapos ikaw nakapag-desisyon na. Anong magagawa ko?
Wala naman tayong pera. Kahit anong trabaho ko, di pa rin sapat para sa pangarap mo kay Angelo. At kung sugal lang ang tingin mo na solusyon ko, ano pang magagawa ko? Cardo, hindi mo ba naiisip? Kung gaano kasakit para sa isang ina na ipaampo ng anak niya. Hindi to basta-basta na desisyon. Gusto ko lang ng mas magandang buhay para sa kanya. Yung mga bagay na hindi natin kayang ibigay, lalo ka na. Kaya nga sinasabi ko na okay lang sa akin. Hindi ko nga alam kung ano pang aasahan mo sa akin eh. Mahirap na tayo, Teresa. Wala akong magawa para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Kung ipapaampun siya, baka mas okay yun. Hindi mo naiintindihan. Tatay din ako, Teresa. Masakit din sa akin. Pero wala akong magawa. Kailangan nating harapin ang realidad. Kung may mas mayamang pamilya na makakapag-alaga sa kanya, bakit hindi? Di mo ba gusto ng mas magandang buhay para sa kanya? Gusto ko ng magandang buhay para kay Angelo, Cardo. Pero hindi ibig sabihin ito na madali kong tanggapin na hindi natin siya kasama. Kaya nga masakit eh. Dahil alam kong ito lang ang tanging paraan. Pero ang sakit na makita na parang wala kang pakialam. Hindi totoo na wala akong pakialam, Teresa. Kaya lang sa tingin ko ito na ang tama. Hindi ko kayang ibigay ang buhay na gusto mo para sa kanya. Mahal ko si Angelo, Cardo. Pero kung ganito lang din, na wala tayong maibibigay sa kanya, siguro nga. Siguro nga tama ka. Kailangan na nating ipaubaya siya sa mga taong kayang magbigay ng mas magandang kinabukasan. Siguro nga. Ito na ang dapat. Ang pag-uusap nila ay parang nagpatibay sa desisyon nila, lalo na kay Teresa. Pero sa likod ng kanilang mga pag-uusap ay ang hindi maipaliwanag na sakit at panghinayang. Alam ni Teresa na ang desisyon na ito ay masakit. Pero naniniwala siya na ang tanging paraan para lang masigurong magandang kinabukasan ni Angelo ay ang ipaampon nga siya. Matapos ang ilang buwang pag-iisip, nagpa siya ang mag-asawa na ipaampon si Angelo sa isang mayamang mag-asawa. Magamat inalok silang bigyan ng pera bilang kapalit ng bata, hindi ito tinanggap ni Teresa. Ang tanging hangad niya ay mabigyan ng marangyang buhay ang kanyang anak. Matapos nilang ipaampon si Angelo, halos hindi na nag-uusap ang mag-asawa. Kapwa nila naramdaman ang bigat ng desisyong iyon. Cardo, tama na siguro to. Hindi natin kayang ibigay ang pangangailangan ni Angelo. Hindi ko na kaya na makita siyang nahihirapan sa araw-araw. Sabi ni Teresa, naramdam ang kalungkutan. Oo, para naman to kay Angelo eh. Siguradong magiging maganda ang buhay niya. Tugon naman ni Cardo. Gusto ko lang naman, Cardo, na magkaroon siya ng magandang buhay. Yung hindi siya magugutom. At makapag-aral sa magandang paaralan. Hindi natin yun mabibigay sa kanya. Lalo na't puro ka naman sugal. Ayan ka na naman eh. Kaya nga natin itong ginagawa para sa kanya, di ba? Para sa atin. Hindi na ito tungkol sa atin, Cardo. Si Angelo ang iniisip ko. Alam kong masakit to. Pero ang mag-asawang kinausap natin, silang makakapagbigay sa kanya ng lahat ng marangyang buhay. At mabuting edukasyon. Dumating ang mayamang mag-asawa. Sina Mr. at Mrs. Reyes, nakikinig sila sa pinag-uusapan ni na Teresa at Cardo. At napansin nila ang hirap sa mga mukha ng mag-asawa. Teresa, Cardo, alam namin kung gaano kahirap tong desisyon para sa inyo. Hindi namin nais na gawin to, na mas mabigat pa. Pero sigurado kaming aalagaan namin si Angelo ng buong puso. Huwi ka ni Mrs. Reyes.
Huwag niyo kaming alalahanin. Ang mahalaga sa amin ay masiguradong mabibigyan niyo ng magandang buhay si Angelo. Ang hiling ko lang, ituring niyo siya ha, na parang tunay niyong anak. Wala po kayong dapat ipag-alala. Ibibigay namin kay Angelo ang lahat ng pagmamahal at pangangalaga na nararapat sa kanya. Tahimik si Cardo habang pinipilit ang kanyang emosyon. Alam niyang tama ang desisyon, pero ramdam niya ang bigat sa kanyang puso. Matapos ang usapan, tahimik na naglakad papalayo sina Teresa at Cardo. Ramdam nila ang lungkot at bigat ng desisyon. Pero alam nilang ito ang pinakamabuting paraan para sa kinabukasan ni Angelo. Makalipas ang ilang taon, tuluyang nagbago ang buhay ni Cardo at Teresa. Dati, puno ng problema ang kanilang pagsasama. Lalo na dahil sa mga maling desisyon ni Cardo. Madalas siyang nalululong sa sugal, na siyang nagdulot ng malaking pasakit sa kanilang pamilya. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Cardo ang kanyang mga pagkakamali. Nakita niya kung paano naapektuhan ang kanyang asawa at ang buong pamilya sa mga maling hakbang na ginawa niya noon. Pinili niyang magbago para sa kabutihan ng kanilang relasyon at sa kanilang kinabukasan. Dahil sa kanyang desisyon na magbago, tuluyan nang iniwan ni Cardo ang pagsusugal. Mahirap man sa simula, nagtiyaga siyang magsimula muli at maghanap ng bagong landas. Nahanap niyang kanyang pagkakataon sa isang kumpanya, kung saan siya ay nagtrabaho ng masigasig. Sa loob ng ilang taon, hindi lamang siya naging isang mabuting empleyado, kundi tumaas din ang kanyang posisyon sa kumpanya. Unti-unti nilang naramdaman ni Teresa ang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Masaya sila dahil unti-unti na nilang natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. At nakikita nila ang pag-unlad sa kanilang pamilya. Alam mo, Cardo, hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ganito. Parang kailan lang, halos walang-wala tayo. Pero ngayon, unti-unti na nating nararamdaman ang ginhawa, sabi ni Teresa. Oo nga, Teresa. Nung iniwan ko ang pagsusugal, alam kong hindi magiging madali. Hirap na ako nung simula, pero alam kong wala nang ibang paraan. Para magbago. Para sa'yo. Para sa atin. Napansin ko ngayon, hindi madali ang sumugal sa bagong buhay. Pero tingnan mo ngayon, ang layo na nang narating mo sa trabaho mo. Dati, iniisip ko, paano natin kakayanin ang pang-araw-araw na gastusin? Pero ngayon, may natitira pa tayong ipon. Totoo yan. Nung nakuha ko tong trabaho sa kumpanya, kala ko simpleng empleyado lang ako habang buhay. Pero dahil sa sipag at tiyaga, ayun, nakita nilang effort ko. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko nababalikan ang mga maling desisyon ko noon. At kaya proud ako sa'yo. Napakalaking pagbabago ang ginawa mo, Cardo. Ramdam ko na iba na talaga ang takbo ng buhay natin. Hindi na tayo nag-aalala kung saan tayo kukuha ng pambili ng mga kailangan natin. Dati puro utang, pero ngayon napapanatag na ako. Salamat sa'yo, Teresa. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako nagbago. Hindi ko akalain na kaya kong baguhin ang buhay ko. Pero dahil nandyan ka, nagkaroon ako ng lakas ng loob na itama lahat. Gayon, mas may direksyon ng buhay natin. Sabay nating tinahak ang bagong landas, Cardo. At masaya ako na magkasama tayo sa lahat ng to. Unti-unti, nararamdaman ko na nakakamit na natin ang mga pangarap natin. Hindi man mabilis, pero mahalaga, dahan-dahan nating naaabot ang ginhawa. At mas mahalaga kasama kita sa bawat takbang. Wala nang hihigit pa sa kasiyahang yun. Masaya ako na masaya ka, Teresa. Oo, Cardo. Masaya ako dahil kasama kita sa bawat pagbabago. Ang mahalaga sabay nating nilalabanan ang mga pagsubok at unti-unting umuunlad, hindi tayo sumuko. Tama ka. At ngayon,
Nakikita ko nang hinaharap natin. Hindi na ako natatakot. Kasama kay, kaya ko ang kahit ano. At dito lang ako, Cardo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta patuloy tayong magtulungan at magtiwala. Hindi man tayo perpekto, pero sapat na ang pagmamahal natin para mapagtagumpayan ang lahat. Yun naman ang pinaka-importante, ang pagmamahalan natin. Dahil sa'yo, Teresa, natutunan kong mapatawad ang sarili ko at magsimula muli. At ngayon, masaya ako na nakikita kong tama ang naging desisyon ko. Tama, Cardo. Simula pa lang to ng mas maganda pang buhay para sa atin. Kahit na hindi natin kasama si Angelo. Gayon pa man, sa kabila ng mga tagumpay na ito, hindi maikakaila ni Teresa na may isang bahagi ng kanyang puso na hindi pa rin buo. Hindi niya makalimutan si Angelo, ang kanilang anak na nawala. Araw-araw, sumasagi sa kanyang isipan ang mga alaala ni Angelo. Mula sa masasayang sandali hanggang sa huling araw na sila'y magkasama. Ramdam Teresa ang matinding lungkot. Lalo na kapag tahimik na ang gabi at siya'y nag-iisa. Parang may puwang sa kanyang puso na hindi mapuno. Kahit gaano pa kaganda ang nangyayari sa kanilang buhay ngayon, si Cardo bilang isang mapagmahal na asawa ay nararamdaman din ang pinagdadaanan ni Teresa. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi nito mapapalitan ang puwang na iniwan ng kanilang anak. Madalas niyang makita si Teresa na malalim ang iniisip. Tila na sa malayong lugar ang kanyang isipan. Bagamat hindi lantarang sinasabi ni Teresa, ramdam ni Cardo ang bigat ng damdamin ng kanyang asawa. Alam niyang kahit siya ay nagbago na, may bahagi pa rin ang kanilang buhay na hindi nila kayang ibalik. Si Angelo. Si Cardo at ang kanyang kasama sa trabaho na si Lito ay nagkikwentuhan habang nagkakape sa kanilang break time. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi napigilan ni Cardo na ibahagi ang tungkol sa kanyang asawa, si Teresa. Alam mo ba, kahit na parang okay na kami ni Teresa sa ngayon, hindi pa rin niya makalimutan si Angelo, sabi ni Cardo. Sino si Angelo? Parang hindi ko yata siya kilala. Tanong ni Lito. Anak namin yun, pre. Pinaampo namin siya. Dahil nun talagang wala akong kwentang tatay. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, naisip ng asawa ko na ipaampo ng anak namin. At agad naman akong nagdesisyon. Pumayag agad ako. Palibasa kasi, lulong ako sa pagsusugal noon eh. Kasalanan ko ang lahat, pre. Kung bakit nagkakaganon ang asawa ko ngayon. Oo, maayos na ang buhay namin. Pero lagi kong nakikita ang asawa ko na malungkot. Paliwanag ni Cardo. Ay, oo nga pre, mahirap talaga yan. Siguro kahit gaano pa tayo kasuccessful, may mga bagay talagang hindi natin maibabalik. Tama ka. Napansin ko kapag tahimik na ang gabi at tutulog na kami, parang may iniisip siya na malalim. Kahit na hindi siya nagsasalita tungkol doon, ramdam ko na namimiss niya ang anak namin. Minsan, kahit gaano pa tayo kapasitive o kabisi, may mga memorya talaga na bumabalik sa atin. Lalo na kung may ganitong klase ng pangyayari. Tsaka pre, natural lang yun sa nanay eh. Kaya intindihin mo na lang si Mrs. Pre. Oo. At yun ang gusto ko sanang ipakita kay Teresa, na kahit anong mangyari, nandito ako para sa kanya. Pero alam ko rin na kahit anong gawin ko, hindi ko mapapalitan ang puwang na iniwan ni Angelo sa buhay namin. Siguro pre, ang pinakamaganda ay suportahan mo siya sa lahat ng paraan na makakaya mo. Baka sa ganong paraan, unti-unti niyang maramdaman na nandyan ka sa tabi niya. Sana nga, masaya ako na kahit papaano, nagagawa kong ipakita sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa bawat araw na lumilipas, sinisikap ni Cardo na aliwin at suportahan si Teresa. Alam niyang hindi madali para sa kanyang mawala ng anak. Lalo na't si Angelo ang kanilang naging tanging yaman noon.
Madalas niyang iyain si Teresa na maglibang, magbakasyon o maglakad-lakad para mabawasan ang bigat ng kanyang damdamin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang ginagawa, ang alaala ni Angelo ay tila isang anino na patuloy na sumasama kay Teresa, saan man siya magpunta. Teresa, mahal, labas naman tayo kahit saglit lang. Maglakad-lakad tayo sa labas para makalamhap ka rin ng sariwang hangin. Sabi ni Cardo. Cardo, salamat sa pag-aalaga mo. Pero hindi ko pa rin talaga kayang umiti. Sa bawat akmang na ginagawa ko, parang naririnig ko pa rin ang tawa ni Angelo. Alam ko, Teresa, ramdam ko rin ang sakit nang wala sa atin ang anak natin. Pero hindi mo to kailangang harapin ang mag-isa. Magkasama tayo sa lahat ng to. At gagawin ko ang lahat para gumaan ang pakiramdam mo. Napatingin si Teresa kay Cardo. May mga matag puno ng lungkot ngunit may pasasalamat. Alam niyang sinisikap ng asawa na ipakita ang lakas. Ngunit ramdam din niya ang bigat na dinadala nito. Bawat salita ni Cardo ay may halong kabigatan. Ngunit puno rin ng pagmamahal. Cardo, salamat sa lahat ng ginagawa mo ah. Pero minsan, iniisip ko, paano ba ako magpapatuloy? Paano ko gagawing normal ulit ang buhay kung si Angelo ang naging mundo ko? Mahal, hindi kita pipilitin. Hindi ko alam ang tamang paraan para mawala ang sakit. Pero alam mo na gusto kong makasama ka sa bawat akmang mo. Hindi kita iiwan, Teresa. Alam kong mahirap, pero ito ang katapusan ng lahat. Hinawakan ni Cardo ang kamay ni Teresa. Mariinag puno ng pag-asa. Alam niyang ang bawat salita ay hindi sapat para pawiin ang lungkot ng asawa. Pero naniniwala siyang ang presensya niya ang makakatulong kahit papaano. Totoo, mahal. Hindi natin siya makakalimutan. At ayos lang yun. Pero sana, unti-unti nating matutunang harapin ang araw-araw. Kasama ang alaala niya. Baka sa ganon, mahanap din natin ang kapayapaan, di ba? Sa kabila ng malalim na pagmamahal ni Cardo kay Teresa, alam niyang hindi pa siya handa na magkaroon ulit ng anak. Matapos ang matinding pagsubok na dinanas nila noong nakaraang taon, nagdesisyon si Cardo na maghanap ng paraan upang muling maibalik ang saya sa kanilang buhay. Sa kanyang palagay, maaaring makahanap sila ng kaligayahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isa pang anak. Kaya't lihim siyang nagpunta sa bahay ampunan. Nag-ayos ng lahat ng kailangan. At sinimula ng proseso ng pag-ampon. Nais niyang sorpresahin si Teresa sa balitang ito. Umaasa na ito ang magiging sagot sa kanilang pangungulila. Habang naglalakad si Cardo sa mga pasilyo ng bahay ampunan, narinig niya ang malumanay na tinig ng madre mula sa likuran. Magandang araw po. Anong klaseng bata bang hinahanap niyo? Tanong ng madre. Habang tinutulungan si Cardo na makalapit sa kanya. Magandang araw rin po. Gusto ko sanang makilala ang isang batang may edad na 10 taon. Mahalaga sa akin ang edad na yon. Sagot ni Cardo. Medyo kinakabahan habang sinasabi ito. Nagbigay ng magiliw ng ngiti ang madre at sabik na sinabi. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Hinawakan niya si Cardo sa braso at dinala niya sa isang kwarto. Pagkapasok nila sa kwarto, napansin ni Cardo ang batang lalaki na nakaupo sa isang sulok ng silid. Ang bata ay parang naglalaro ng laruan sa isang maliit na mesa. Habang nilapitan niya ang bata, hindi maiwasang mapansin ni Cardo ang bracelet na suot nito. Ang bracelet na iyon ay katulad na katulad ng bracelet na ibinigay nila kay Angelo noong ipinaampon nila ito. Si Cardo ay naguguluhan at nagdadalawang isip. Pero tinignan niya ang madre na may tanong sa kanyang mga mata.
Sister, nung dinala ba dito ang batang to? May suot ba siyang bracelet? Nagtatakang tanong ni Cardo. Oo, sir. Bakit po? Pamilyar po ba sa inyo ang bracelet na yan? Tanong ng madre. Oo. Ang pangalan ng batang to, alam mo ba kung ano? Oo, ang pangalan niya ay Marco. Sagot ng madre. Bakit po? May mga tanong po ba kayo tungkol sa kanya? Sa totoo lang, ang bracelet na suot niya ay kapareho ng bracelet na binigay namin kay Angelo, anak namin. Kaya nakakapagtaka bakit pareho sila ng bracelet. Eh yung bracelet na yun ginawa ng asawa ko mismo. Tanong ni Cardo, napuno ng kaba. Ayon sa madre, ang bata ay napulot lamang nila sa kalsada habang namamalimos. Kinuwento ng bata na lumaes siya sa mayayaman niyang mga magulang dahil ginawa lamang siyang alila ng mga ito. Pero ayon sa madre, hindi tunay na magulang ng bata ang sinasabi nitong mayayaman. Lumakas ang kutob ni Cardo na baka ito nga ang batang si Angelo. Marco, pwede ba kitang makausap? Gusto ko sanang malaman ang buong kwento mo. Sabi ni Cardo. Tumingin si Marco kay Cardo at parang nag-aalangan, nag-umpisa siyang magsalita. Nung una po, maganda naman po ang pakikitungo nila sa akin. Pero nung lumipas na po ang mga araw, naging mahigpit sila sa akin. Lahat ng gawain sa bahay, ako po ang pinagagawa nila. Parang hindi na po ako mahalaga sa kanila. Parang alila lang po. Ganun. Ibig mong sabihin, kaya ka naglayas dahil sa mga pinagagawa nila sa'yo? Opo, hindi ko na po kaya. Gusto ko po sanang hanapin ang mga tunay kong magulang. Pero hindi ko po alam kung paano. Marco, magpapa-DNA test tayo ha? Nag-aalala lang sabi ni Cardo kay Marco. Bakit po? Para saan po yun? Marco, malakas kasi ang kutob ko na ikaw yung anak namin na pinaampun namin sa mayamang mag-asawa. Kaya magpapa-DNA test tayo para sigurado kung anak ka nga talaga namin. Ah, ganun po ba? Sige po, payag po ako. Sabi ni Marco. Habang iniwan muna ni Cardo ang bata sa bahay ampunan, nagkaroon si Cardo ng pagkakataon na makapag-isip ng maayos. At hindi niya muna ito sinabi kay Teresa. Paano kung siya nga si Angelo? Parang hindi ko kayang malaman. Sobrang sakit sa pakiramdam na sa murang edad. Naranasan niya na masalimuot na buhay na inakala namin na magiging maganda ang buhay niya sa mag-asawang mayaman na yun. Pero hindi. Ano na lang kayang mararamdaman ni Teresa kapag nalaman niya to? Ramdam niyang may kakaibang koneksyon sa bata na parang hindi niya maipaliwanag. Minsan, nagbalik si Cardo sa bahay ampunan para tingnan ang bata at makipag-usap sa madre tungkol sa anumang mga update. Kumusta naman po siya dito? Nakakain na po ba siya ng maayos? Sabi niya sa madre. Simula po kasi nung makita ko siya at makaramdam ng kakaiba, parang ayoko na po siyang mawala sa akin eh. Naku, okay na okay siya dito. Sa totoo lang, lagi ka rin tinatanong sa akin ni Marco eh, kung kailan ka daw babalik dito. Masayang sabi ng madre. Talaga? Siguro, nararamdaman niya din yung lukso ng dugo, no? Tulad ng nararamdaman ko, sister. Sabi ni Cardo. Baka nga, sir. Kinausap ni Cardo ang kanyang kumpare at sinabi niya ang tungkol sa plano niya na mag-aampon siya ng bata. Pero laking gulat niya nang may makita siyang bata sa bahay ampunan na may suot na bracelet na katulad ng bracelet ng anak niyang si Angelo. Kaya nagduda siya. Nagpa-DNA test sila at ngayon ay hinihintay pa niya ang resulta.
Halos hindi makapaniwala ang kumpare niya. Pero suportado naman siya ng kumpare niya. Ah, pare, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Alam mo namang matagal ko nang gustong mag-ampon, di ba? At napagdesisyonan ko na pupunta ako sa bayang punan para tingnan kung sinong batang pwede naming alagaan. Talaga ba, Cardo? Ganda naman ang plano mo. Alam mo, napakabuti ng puso mo. Maraming bata ang nangangailangan ng pamilya. Oo, pare. Pero ito hindi mo inaasahan. Nung pumunta ako sa ampunan, may nakita akong bata. Tuwang-tuwa ako. Pero alam mo ba kung anong nakapagpatigil sa akin? Ano yun, pare? Yung bracelet na suot ng bata. Pare, katulad na katulad ng bracelet ni Angelo. Yung anak kong pinaampo namin sa mag-asawang mayaman. Parang tumayo yung balahipo ko nung nakita ko yun. Kaya agad akong nagdugda, pare. Baka nga si Angelo yun. Hindi kaya nga, pre? Hindi ko rin alam, pare. Parang hindi ko kayang maniwala. Pero hindi ko rin kayang hindi umasa. Kaya nagpa-DNA test kami nung bata. Para sigurado. Ngayon, hinihintay ko na lang ang resulta. Halos hindi ako mapakali. Gusto ko maniwalang si Angelo ngayon. Pero natatakot din ako na baka nagkakamali lang ako. Grabe, Cardo. Di ko inakalang ganito ang mangyayari. Pero suportado kita, pare. Kung ano man ang maging resulta, magiging okay din ang lahat. Alam ko kung gaano mo kamahal si Angelo. Kung sakaling ang siya ngayon, Cardo, napakasayo ko para sa inyo. Salamat, pare. Kailangan ko talaga ng suporta ngayon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, lalo na't hindi pa to alam ng misis ko. Laging nandito ako, Cardo. Magdasal tayo. Sana nga siya yun. Pero ano man ang mangyari, ang mahalaga, ginagawa mong lahat para maging mabuting ama. Kaya hanga ko sa'yo, pare. Salamat talaga, pare. Sana nga si Angelo yun. Pero kung hindi man, siguro plano na rin ng Diyos na makilala ko tong batang to. Kahit anong mangyari, tatanggapin ko. Napatigil si Cardo at tumingin sa malayo. Iniisip ang anak na matagal na niyang hinahanap. Tahimik na nagdasal si Cardo. Umaasa sa resulta habang hinihintay ang kasagutan. Makalipas ang ilang linggo ng pag-aantay, sa wakas ay dumating na ang resulta ng DNA test na matagal nang hinihintay ni Cardo. Kinakabahan siyang binuksan ang sobre at nang makita niya ang mga nakasulat doon, halos hindi siya makapaniwala. Hindi maaari, bulong ni Cardo sa sarili habang iniikot ang kanyang mga mata sa linya ng papel. Ang batang kanilang pinaampo noon ay muli na nilang makakasama. Agad na nagmadali si Cardo papunta sa bahay ampunan upang makipagkita sa madre na nag-aalaga kay Angelo. Dala-dala niya ang mga dokumento ng DNA test at pagdating niya noon, sinalubong siya ng madre. Sister, may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Bungad ni Cardo. Nahalatang hindi mapakali. Ano yon, Cardo? Tanong ng madre habang nakatingin sa hawak niyang sobre. Ipinakita ni Cardo ang resulta ng DNA test at nang makita ito ng madre, napanganga siya sa gulat. Si Angelo? Tanong ng madre habang sinusuri ang mga papeles. Oo, sister. Siya nga ang tunay naming anak. Sagot ni Cardo, at bagamat gulat, nakita niya ang saya sa mga mukha ng madre. Napakagandang balita. Sa wakas, nahanap na ni Angelo ang kanyang mga tunay na magulang. Hindi nag-aksaya ng oras si Cardo. Agad siyang pumunta sa kwarto kung saan naroon si Angelo. Kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso, pagbukas siya ng pinto, nakita niyang batang tahimik na naglalaro sa sulok. Angelo, tanong ni Cardo na may halong kabat saya sa kanyang boses. Biglang napatingin si Marco, ang pangalan na ibinigay ng mga madre kay Angelo. Sino po ba kasi si Angelo?
Bakit po Angelo ang tawag niya sa akin? Tanong ni Marco. Halatang nagtataka sa kakaibang sitwasyon. Lumapit si Cardo sa bata. Lumuhod siya sa harapan ito at maingat na hinawakan ang mga kamay ng bata. Marco, malumanay na sabi ni Cardo. Ako si Cardo at ako ang tunay mong ama. Ang totoo, hindi ikaw si Marco, ikaw si Angelo. Ang anak namin na pinampo namin sa mag-asawang mayaman. Nanatiling tahimik si Marco. Hindi palubos na nauunawaan ang mga sinasabi ni Cardo. Pero nang makita niyang mga mata ng lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, may kakaibang pakiramdam na parang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Anak, ako ang iyong papa, dagdag ni Cardo. Halos palubog na. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Angelo. At hindi nagtagal, bigla siyang napaiyak ng malakas. Papa? Nag-aalala lang tanong ni Angelo. Ngunit agad niyang niyakap si Cardo ng mahigpit. Ramdam ni Cardo ang pighati at saya sa yakap ng kanyang anak. Totoo po ba to, Papa? Ako po ba talaga si Angelo? Tanong ni Angelo habang patuloy sa paghigbi. Tumango si Cardo. Hindi na kayang magsalita dahil sa emosyon. Oo, anak. Ikaw si Angelo. Tugon niya habang hinahaplos ang likod ng bata. Nasaan po si Mama? Tanong ni Angelo. Matapos ang ilang sandali ng pagyayakap. Gusto ko po siyang makita. Tumayo si Cardo at hinawakan muli ang mga kamay ng kanyang anak. Dadalhin kita sa kanya, anak. Huwag kang mag-alala. Magsasama-sama na tayong muli. Sabi ni Cardo. Habang sabay silang lumakad palabas ng ampunan. Handang magsimula ng bagong buhay bilang pamilya. Pagdating sa kanilang bahay, parang tumigil ang oras para kay Teresa nang makita niya si Cardo na may kasamang bata. Naguguluhan siya at hindi makapagsalita sa kanyang nakita. Cardo, sino ang batang yan? Tanong ni Teresa na halatang kinakabahan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang pamilyar ang mukha ng bata. Parang may kung anong kilabot na dumaan sa kanyang katawan. Lalo na nang magsalita si Cardo. Siya si Angelo, Teresa. Ang tunay nating anak. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Hindi makapaniwala sa mga naririnig. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Na matagal nang pinipigil. Habang niyakap niya si Angelo ng buong higpit. Pero paano nangyari to? Paano mo siya nahanap? Tanong ni Teresa habang pilit na inuunawa ang sitwasyon. Naupo si Cardo at nagsimula siyang magkwento. Bala ko sanang mag-ampo ng bata mula sa ampunan nang ipakilala siya ng madre sa akin. Napansin ko agad ang bracelet na suot niya. Sabi ni Cardo habang tinuturo ang simpleng pulsera sa kamay ni Angelo. Ikaw mismo ang gumawa niyan, Teresa. Duda ako kaya nagpani-ini-test ako. At tama nga, siya si Angelo, ang anak natin. Hindi makapagsalita si Teresa. Napuno ng damdamin ang kanyang puso. Ang mga alaala ng panahon kung kailan nila iniwan si Angelo ay bumalik na parang alon. Angelo, patawarin mo kami. Humihikbi si Teresa habang niyakap ng mas mahigpit ang anak. Hindi namin kinusto na mangyari to. Nung ipinaampon ka namin sa iba, alam namin mas mabibigyan kanila ng mas magandang kinabukasan. Ng mas magandang buhay. Hindi namin kayang itaguyod ka noon. Pero ganun pala kasama ang nangyari sa'yo, anak. Nakatitig lang si Angelo kay Teresa. Halatang gulat pa rin. Pero ramdam ng ina ang lambot ng puso ng bata.
Naiintindihan ko naman po. Mahinang sabi ni Angelo. Pinunasan ng luha ng kanyang ina. Hindi ko po kayo sinisisi. Naiintindihan ko po kayo. Sinabi ni Cardo ang buong istorya tungkol sa naging buhay ni Angelo. Nakita siya ng mga madre sa kalye, namamalimos. Ginawa siyang alila ng mag-asawang mayaman. Sobrang hirap ang dinanas niya kaya tumakas siya. At doon siya nakita ng mga madre. Nang marinig ni Teresa ang mga sinabi ni Cardo, parang sinaksak ang kanyang puso. Hindi niya akalain na ang kanilang anak na iniwan nila para magkaroon ng magandang buhay ay naranasan ang ganitong hirap. Tumulong mga luha ni Teresa habang iniisip ang mga pighati ng anak. Humingi ng tawad si Teresa kay Angelo. Patawad anak. Kung alam lang namin ang nangyari sa'yo, hindi ka namin hahayaan na mapunta lang dun. Patawad talaga. Tapos na po yun, Ma. Ang mahalaga, magkakasama na tayo ulit ngayon. Sa simpleng pahayag ni Angelo, naramdaman ni Teresa ang matinding pag-unawa at pagmamahal ng bata. Isa itong pagpapatawad na nagbigay ng kapayapaan sa puso niya. Ngayon, masaya na si Teresa. Ang pinakamatagal na pangarap niyang makapiling muli ang anak ay nagkatotoo na. Tiningnan niya si Angelo na ngayon ay kasama na nila. At nararamdaman niyang mainit na yakap ng pamilya na matagal na niyang inaasam. Simula ngayon, Angelo, hindi ka na muling mawawala sa amin. Sabi ni Teresa habang hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Ang pamilya niya ay muling nabuo. At ito ang simula ng bago nilang mas masayang buhay na magkasama. Makalipas ang ilang araw habang sila'y magkakasamang kumakain sa hapagkainan, masaya silang nag-uusap. May tawanan at biruan. At sa kanilang mga mukha'y makikita ang saya. Isang tipikal na hapunan para sa isang masayang pamilya. Oh, Angelo anak, kumusta naman ang eskwela? May nakilala ka bang mga bagong kaibigan? Tanong ni Cardo na bakas sa mukha ang saya. Opo, Papa. Masaya nga po ako kasi madami akong naging bagong kaklase. Si Mark po mabait siya. Tapos lagi kaming magkakasama sa mga laro. Tinutulungan niya pa ako sa mat. Aba, maganda yan anak. Makabalang araw ikaw pang maging top sa klase. Dapat lagi kang magsikap, ha? Opo naman, Ma. Gusto ko rin ko po kasi kayong mapasaya ni Papa. Aba, hindi na namin hinihingi yan. Basta importante masaya ka at nagtutulungan kayo ng mga kaibigan mo. Saad ni Cardo. Oo nga, anak. Pero huwag mo rin kalimutan na may oras para sa laro at may oras para sa aral, ha? Diba, Cardo? Saad ni Teresa. Tama yan, Teresa. Lahat ng bagay dapat balanse. May panahon para sa kasiyahan. At meron naman para sa mga seryosong bagay. Opo, Ma, Pa. Lagi ko pong aalalahanan yan. Gusto ko nga pong maging tulad nyo eh. Masipag at responsable. Nako, anak. Yan ang gusto naming marinig. Kaya laging makinig, ha? Sabi ni Teresa. Ano, Angelo? Ready ka na bang mag-aral ng mas mabigat pa bukas? Baka kulang ka pa sa exercise sa utak mo. Pa naman? Sige po, bukas magpapa-exercise ako ng utak ko. Kayo talaga. Basta, kahit gaano kabigat ang aral, nandito lang kami ng papa mo para tumulong sa'yo. Sabi ni Teresa. Sa kanilang hapunan, ang bawat salitang binitawan ay puno ng pagmamahal at suporta. Ganito ang kanilang simpleng pamilya. Pero masaya, laging nagtutulungan at nagkakaintindihan. Habang magkasamang, nakaupo si Cardo at Teresa sa harapan ng kanilang bahay, pinagmamasdan nilang kanilang anak na si Angelo, habang nag-aaral ng mga leksyon sa lamesa. Malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang paligid, parang nagbibigay daan sa kanilang mga isipan na magmuni-muni.
Di ko pa rin lubos maisip, Teresa, kung paano tayo umabot dito. Ani Cardo, habang tinititigan ang malayo, ang dami nating pinagdaanan. Napatingin si Teresa sa kanya. Ngumiti ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Oo, Cardo. Noong mga panahon na hindi ko na alam kung kaya ko pa, parang hirap tanggapin. Lalo na nung naging malala ng pagsusugal mo. Napabuntong hininga si Cardo. Ay, wala kasi akong kwenta noon. Hindi ko na iniisip na naaapektuhan na kayo. Puro sarili lang iniisip ko. Puro sugal. Yung pag-asa na baka manalo ulit. Pero nauubos pala lahat, pati pasensya mo. Pati ang oras mo para sa amin. Kaya halos araw-araw nag-aaway tayo. Para tayong palaging nasa gera. Oo nga, Teresa. Kaya ako na sabi dati na baka mas mabuti pang maghiwalay tayo. Pero takot din ako sa ideya na baka mawala ka. Mahirap din sa akin yun. Lalo na nung napagdesisyonan natin na ipaampun si Angelo. Sobrang sakit. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Ramdam ko pa rin ang lungkot kahit buo na tayong muli. Napatingin si Cardo kay Angelo, na masayang nagsusulat sa notebook niya. Pero ito tayo ngayon. Ang akala ko dati, sira na tayo. Nawala ng pag-asa. Pero ngayon, buo ulit tayo bilang pamilya. Tumango si Teresa. Pinapahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat, kasi hindi mo kami tuluyang iniwan. At kahit papaano, nagbago ka. Alam mo, Teresa, kung hindi dahil sa'yo at kay Angelo, baka tuluyan na akong bumagsak. Kayo ang dahilan kung bakit nagbago ako. Ayokong mawala kayo ulit. Ngayon, masaya na tayo, Cardo. Hindi perpekto, pero buo ulit ang pamilya natin. Minsan, ang hirap isipin kung paano nangyari to. Pero ang importante, andito tayo ngayon. Hinawakan ni Cardo ang kamay ni Teresa at tinitigan ito ng may pagmamahal. Walang susuko ulit, ha? Bulong ni Teresa, bahagyang ngumingiti. Pangako, sagot ni Cardo sabay yakap sa kanya. Tinitigan nilang muli si Anya na masaya sa kanyang pag-aaral. At sa kabila ng mga unos na kanilang hinarap noon, nararamdaman nila ngayon ang katahimikan at kasiyahan bilang isang buong pamilya. Muling nabuo ang kanilang pamilya. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, si Teresa at Cardo ay hindi makapaniwala na sa wakas, magkasama na silang muli ng kanilang anak na si Angelo. Sa kanilang pag-uwi sa tahanan, ramdam ang saya at pagmamahal sa bawat sulok ng bahay. Angelo, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Sabi ni Teresa habang yakap-yakap ang anak. Naramdaman ni Angelo ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kumpleto na ang kanyang pamilya. Pasensya ka na, anak. Wika ni Cardo habang hawak ang kamay ni Angelo. Alam naming may mga pagkukulang kami noon, pero pangako, babawi kami. Tumango si Angelo at ngingitian ang kanyang ama. Alam niyo po, hindi na mahalaga ang nakaraan, Papa. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo ngayon. Habang sila'y nag-uusap, damang pag-asa at pagmamahalan sa kanilang mga mata. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Teresa at Cardo ang kanilang pagmamahal at malasakit kay Angelo sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa kanya. Sinamahan siya ni Cardo sa kanyang mga laro at libangan, habang si Teresa naman ay inaalagaan siya. Ipinagluluto ng mga paborito niyang pagkain. At siguradong may panahon silang lahat para sa masayang kwentuhan sa hapunan. Angelo, gusto ko lang malaman mo na nandito kami para sa'yo. Sabi ni Teresa habang magkatabi silang kumakain. Ako rin, ma.
Ang saya ko na kasama ko na kayo ulit. Ramdam ni Angelo na seryoso ang kanyang mga magulang sa kanilang pangako. Hindi lamang ito mga salita kundi mga gawa na nagsasaad na handa silang gawin ang lahat para bumawi sa kanya. Ang importante anak ay lagi tayong magkakasama. Saad ni Cardo habang nilalaro ang buhok ni Angelo. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang noon, nakita ni Angelo ang pagsisikap ng kanyang mga magulang na punan ang lahat ng nawala. Hindi na rin siya nagdamdam. Bagkos ay natutunan niyang tanggapin ang lahat at magpasalamat sa pagkakataong muling nabuo ang kanilang pamilya. Salamat ma at papa. Saad ni Angelo habang nakatingin sa kanila. Alam ko na mahal niyo ako at mahal ko rin po kayo. Habang ang pamilya ay nasa park, masaya silang naglalaro at nagbabanding sa isa't isa bilang isang pamilya. Dito nila nakita kung gaano kasaya na buo ang pamilya at puno ng pagmamahalan sa bawat isa. Ang mga tawanan at halakhak ng bawat isa ay nagbigay ng init at saya sa paligid. Si Angelo ay tuwang-tuwa habang hinahabol si Teresa at Cardo sa malawak na damuhan. Anak, masaya ka ba ngayon? Nakikita ko kasi ang saya-saya mo habang naglalaro ka. Sabi ni Cardo. Opo, Papa. Ang saya po kasi kasama ko kayo ni Mama. Dati po kasi walang ganito. Pero ngayon nandito tayo. Oo, anak. Pasensya ka na kung minsan hindi kami masyadong nakikipaglaro sa'yo, ha? Pero alam mo ba, kahit busy kami ni Papa mo, mahal na mahal ka namin. Laging ikaw ang iniisip namin, sabi ni Teresa. Alam ko po yun, Mama. Pero mas masaya kapag kasama ko kayo. Parang mas kompleto ang araw ko kapag ganito tayo, buo. Tama ka dyan, anak. Napakasaya ng pakiramdam kapag magkakasama tayo. Iba talaga kapag kumpleto ang pamilya, no? Wala nang higit pa sa pagmamahalan at pagkakaintindihan natin. Masayang masaya ang puso na saad ni Cardo. Tumango at yumakap kay Cardo si Teresa. Oo nga, mahal. Alam mo, sa dami ng pinagdaanan natin, natutunan ko na mahalaga talaga ang oras na magkakasama tayo. Ang simple ng ganitong sandali, pero sobrang saya, no? Sabi ni Teresa. Tumingala kay Cardo at Teresa sabay yakap sa kanilang dalawa. Sana po, lagi tayong ganito, Papa, Mama. Lagi po tayong maglaro at magbanding. Tumawa ng mahina habang hinahaplos ang buhok ni Angelo. Oo, anak. Sisikapin namin ni Mama na mas maraming oras tayong ganito para lagi kang masaya. Saad ni Cardo. Nagsimula na naman silang maglaro ng habulan. Habang si Teresa ay nakangiting minamasdan ang dalawang mag-ama. Sa sandaling iyon, naramdaman niya kung gaano kahalaga ang ganitong simpleng pamilya at ang mga ganitong sandali. Puno ng tawanan, pagmamahalan at pagiging buo bilang isang pamilya. Ganito ang tunay na pangarap ng bawat isa. Ang buo at masaya kahit sa kabila ng maraming problema. Nagkaroon ng tunay na kasiyahan si Angelo dahil muling nabuo ang kanilang pamilya. Puno ng pagmamahalan at kasiyahan ang kanilang tahanan. Nangako si Teresa at Cardo na hindi na sila magpapatumpik-tumpik pa sa pagbibigay ng oras at pagmamahal sa kanilang anak. Masaya silang magsisimula muli nang may bagong pag-asa at pangako ng mas maliwanag na kinabukasan bilang isang kompleto at masayang pamilya. Wala nang mas hihigit pa sa ganito kasayang pamilya na ang mga pangako ay tinutupad, hindi lamang nananatiling magiging mga salita
naaasahan mong mangyari. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pagbabalik sa Yakap ng Pamilya.